So good morning. For those who belong to this prelim exam, set A means 1, 3, and 5. No, 1, 3, and 5 because we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yung mga odd, yun yung set A. Yun yung ating didiscuss muna. I'll be presenting yung, ano, yung number 1. Si Glenn na lang yung number, ano, yung 2. No, kung kaya pa ng oras. Ngayon, eto. 2 tons of pure foods. Hot dog. No, nagbigay na ako ng pure foods. Baka hindi nyo alam. Baka mayroong hindi nakaalam ng hot dog eh. Pure foods hot dogs will be cooled from 26 degrees centigrade to 4.4 degrees centigrade using ice. The freezing point of hot dog or hot dogs is zero. So parang tubig siya, parang water. The freezing point of hot dog, according to data, is zero degrees centigrade. And the initial temperature of the ice is negative 5 degrees centigrade. How much ice will be used to cool the hot dogs? So first, punta muna tayo dun sa mga given. We go to the given. First, ang given. Now, the given is the quantity of hot dog. How many? Ito. So first, the quantity of hot dog. 2 tons. 2 tons. Ito class. Pakitingnan lang. Sabi natin, ang ton ay 2,000 pounds. Ang ton, galing sa French, ay long ton, 2,204. Right? So, long ton. Ito, short ton. So, ang short ton ay 2,000 pounds. Okay? Hindi siya yung 1 ton na pag 1 ton is 1,000 kilogram. Ibang, ano yon, no? Ibang conversion because this is metric ton. M ton. No? Maliwanag tayo dyan. No? Now, the 2 tons of pure food hot dogs will be cooled from 26 to 4.4 degrees centigrade using ice. The freezing point of hot dog is 0 and the initial temperature of the ice is negative 5. How much ice will be used to cool the hot dogs? So basically, ilan ang yelo, ilan ang kilogram o tonelada, no, ilan ang quantity ng yelo para mapalamig mo ang hot dog mula sa 26 papunta sa 4.4. So magkaroon tayo ng parang tinatawag na timeline. Ito, no? Yan. Pwede kong hatiin dyan. Sa side na ito, on this side, there is a hot dog or sausage, no? Kasi yung hot dog class, ginagamit lang yan sa Amerika, tsaka mga nasakop ng Amerika. No, it's an informal English, hot dog. Pag tinagalog mo yung hot dog, parang walang sense, di ba? Na hindi mo siya maiisip na sausage kasi hot dog, mainit na aso o ano ba yun, no? But in America, hot dog is being used in other countries, but in Europe, the formal one in Europe, it is called sausage, like Vienna sausage or Hungarian sausage, no? Walang Vienna hot dog or Hungarian hot dog na maririnig ka doon, no? Sausage is the hot dog in America. But America is the superpower, so maraming sumusunod, no? Kahit na anong bagay. Okay. Ang hot dog, ano yung initial na temperature? 26. Papalamigin natin, ano ang target natin? 4.4 degrees centigrade. Maliwanag ba? So dito, meron kang delta T. Kasi pinalamig mo ang hot dog. You try to cool the hot dogs or the sausage from the initial temperature of like an ambient temperature of 26 degrees centigrade up to 4.4. Pag minus mo yung 26 papuntang 4.4, magkakaroon ka ng 21.6. Now, it should be always positive. Or kung nadilito kayo sa positive, dapat absolute value because it's just a range of temperature. Now, so ibig sabihin, mas mainit kasi class yung 26, no, higher temperature minus lower 4.4. So you will get 21.6. So maliwanag na yon, no, sa side ng hotdog, maliwanag na po iyon. Sa kaliwang side ay ice. Ano naman ang alam natin? What do we know about the ice na ginamit sa problema? Ang alam natin, ang initial temperature ng ice ay ilan? Negative 5. Diba? At
negative 5 yung yellow na gagamitin para mapalamig yung hotdog. Ngayon, ang tanong, anong purpose ng ice para palamigin yung hotdog papunta sa 4.4, 'di ba? Ito yung target natin eh. 'Di ba? Target. Okay? So, ang nangyayari dito, class, para maintindihan nyo, yung pure foods, mas mainit kasi 26 degrees centigrade, di ba? So, this is a body with higher gradient energy level. Pupunta yung energy level niya sa ice. Because according to the second law of thermodynamics, the heat always transfers from hotter body to colder body. So, eto naman. No? Ngayon, sa process, magkakaroon ng interaction. Yung lamig naman ng yelo, ano mangyari? Mapupunta sa hotdog. So, ano yung initial nito natin? Ito. Negative 5 degrees centigrade. Yung yelo, malamig, iinit. Ibig sabihin, bababa yung temperature. Anong sunod sa negative 5? Negative 4, negative 3 degrees centigrade, negative 2, negative 1. Tapos, 0. Diba? 0 na yelo. Yung 0 na yelo, magiging 0 na tubig. Ano yon? Ano nangyari doon? Merong latent energy or latent heat of fusion. Ibig sabihin, nagbabago yung anyo o forma o state at hindi nagbabago yung temperature. Hindi mo ma-measure yung temperature ng latent. Kasi ang ibig sabihin ng latent ay concealed, hidden, nakatago. So pag minesure mo yan, yung 0 na yelo tapos 0 ng tubig, may makukuha ka bang delta T? Wala. Kasi pareho lang eh. Diba? 0 minus 0. O anong makukuha mo doon na temperature? Samantalang ang sensible heat, nafe-feel mo ang temperature. Nasusukat mo ang temperature. So yung kanina, yung 0 na yelo na naging tubig ay latent. Pero yung 0 na tubig, naging 1 degree centigrade, sensible heat na yon, di ba? Kasi na-measure mo na yung temperature. From 0 degree centigrade na tubig, naging 1 degree centigrade na tubig. Tapos yung 1 degree centigrade na tubig, naging 2 degree centigrade na tubig na naman. So nagbago na naman ang temperature. Na-measure mo yung temperature, so sensible heat yon. Ngayon ang tanong, ano ang target mo naman sa hotdog? Eto po, 4.4 degree centigrade. No, yan ang kailangan na lamig ng hotdog. No, hindi naman sinabi na ang hotdog ay kailangang negative. No? Maliwanag ba? Yung hotdog hindi naman umabot ng negative 5, negative 4, negative 3. So yung hotdog natin walang below freezing. Ulitin ko. Meron bang below freezing ang hotdog ayon sa problem? Sinabi ba na ang hotdog ay papalamigin hanggang sa negative 1 o negative 2 o negative 3 o negative 4? Walang sinasabi na ganon. Ang sinasabi, ang hotdog natin ay papalamigin hanggang 4.4 degrees centigrade lang. Okay? So, punta na po tayo. We'll go now to the solution. So, ang solution natin, no, kasi nabigay naman na itong mga to, di ba? Madali na lang yan, no? So, you have to convert first the mass, 2 tons. 1 ton is 2,000 pound. Cancel yung ton, magiging pound. No? So, ngayon, 2.2 pound o 2.204 pound, 1 kilogram para magkaroon ka ng kilogram. Bakit naman kilogram? Kasi kilogram yung mass, tapos yung specific heat ay kilojoule per kilogram, degree centigrade, no? Tapos eto, degree centigrade or sabihin mo ng Kelvin kung gusto mong gawing absolute, maka-cancel. No? So, tingnan natin. Cancel to, cancel yan, cancel to, cancel yan. Diba? So, kilojoule matitira, energy. Diba? Ang matitira. Tapos, ay, energy. Dito energy, no? Pero, pag sa heat, no? sa heat yan, no? Pag inano mo, pag kinompute mo with respect to time, kilojoule per second, na magiging watts, so magkakaroon ka ng power or energy, no? Or heat is energy kasi, no? Heat is an energy, no? So ngayon, meron tayong 1,818. Pwede rin gamitin yung 1,818.2, di ba? Wala namang problema sa atin yon. Ang mas tinitingnan ko is yung process ng pag-solve rather than yung eksaktong mga decimal.
So ano tong 26? Initial temperature ng hot dog. Ano tong final temperature ng hot dog? Yun ang target mo, napapalamigin ang hot dog sa ganitong temperature na final temperature ng hot dog. 'Di ba? So maliwanag 'yan, no? Initial temperature ng ice negative 5. So ang mangyari sa ice, iinit. 'Di ba? Bababa ang temperature na negative 5. Anong sunod? Negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, 0 hanggang makaabot siya sa 4.4 kasi yun ang target na temperature final ng hot dog. Okay? Ngayon, ano yung mga underlying principles na ma-apply natin? Yung first law of thermodynamics, yung first law of thermodynamics says that law of conservation of mass and energy, meaning energy is not destroyed or created. It only transfers from one place or one form to the other. So energy in, energy out. Sa madaling salita, in short, energy in equals energy out. No? Or sabihin sa, in other words, energy released equals energy absorbed. Right? So yung energy na nire-release ng hotdog, may init yung hotdog, mapupunta sa yelo. Yung yelo naman, mababa yung temperature. Diba? Sinabi ko nga, negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, 0. Ano naman nangyari dun sa hotdog natin? Lumalamig. No, tingnan nyo rito. Saan ba nagsimula yung hotdog? 26 degrees centigrade. Parang ambient temperature. Ibig sabihin, ito ay temperatura ng ating paligid. No? So, 25, 24, dahil may ice, 23. Pababa ng pababa. Hanggang naging 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Diba? Ang atin ay 4.4 degrees centigrade. No? So, yun yung ating target. Ngayon, ang solution ay ito, no? MCP delta T. Because yan ang equation ng heat. No? Mass CP delta T. Tinan nyo, yung kung meron kang kilogram per second, ito naman is kilojoule per kilogram. Degree centigrade, ito naman ay degree centigrade. Ano bang mangyayari sa atin? Degree centigrade, kilogram and kilogram, kilojoule per second. Diba sinabi ko na kanina, as I told you a while ago, kilojoule per second is what? Is a unit of power. Because this is work, this is time. Work over time is power, and power is kilowatt. Yung kilowatt, pwede mo siyang makonvert ng tons of refrigeration. No? Kasi ang ginagamit sa refrigeration ay TOR. Tons of refrigeration. No? So, ilan? 3.52 kilowatts, 1 ton of refrigeration. No? So, cancer yan. Okay, maliwanag na yan. Ngayon, balik tayo sa solution. Mabilis lang. Mass of hotdog, ito po, 1,818. CP ng hotdog, 2.5. Ngayon, may nagtatanong, Sir, ano ba yung CP ng hotdog? Sir, ano ba yung above freezing? Sino ba yung nagtanong ng above freezing? Ha? Wala naman. Sa tuyo, sir. Sa tuyo yun. Ibang klase ng problem. Ah, sa tuyo, iba ba? Hindi po matulad sa tuyo. Okay, sorry. So, eto, dito lang, walang above freezing, ha? Kasi, ano naman to, hanggang zero lang, no? Walang below freezing. Kasi below freezing, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, di ba? So, wala tayong involved na, dito, ha, na below freezing sa hotdog. Hanggang doon lang sa freezing niya. Ngayon, ano to? 26 minus 4.4, nasolve na natin kanina, di ba? Ito yung sinabi ko sa inyo. Saan na yun? Ito, di ba? 26 up to 4.4, meron tayong 21.6, di ba? 21.6 tayo dito na delta, no? Sabi ko sa inyo, yung delta T is like absolute value. Sinusukat lang nito yung nangyaring difference in terms of level, no? Parang distance. Wala namang negative distance, eh. Kahit pabalik ka, umurong yung kotse mo, hindi mo pwedeng sasabihin na negative meter yon, no? Negative kilometers. Distance is absolute, no? Parang time. Hindi mo pwedeng ibalik yung time. Ngayon, eto naman, MCP delta T, MCP delta T rin dito. M of ice. Meron ba tayong M of ice, class? Meron o wala? Class? Wala. Ito nga yung pinapahanap, eh. Diba? Meron tayo, huwag na tayo mag-solve ng problem, no? Kasi nandiyan na pala. So, mass of ice, wala. Ano yung 4.187?
Sipin ng water to, 'di ba? Standard 'yan, no? Nakikita kilojoule per kilogram Kelvin syrup, no? Ito naman ay delta T ng water. Bakit? Yung 4.4, no, yung 4.4, yung yellow mo kasi, 'di ba? Yung yellow mo from negative 5 naging 0 na yellow. Tapos naging tubig. 0 pa rin kaya may latent. Ngayon naging 1, tubig. 2, 3, 4, no? Hanggang umabot sa 4.4. Okay? So yung 4.4 mo na tubig na galing sa yelo, no? Galing sa yelo na 0, kaya yun ang delta T na concerned, no? 4.4 tsaka 0. Ayun yun, no? 0, 4.4. So mas mataas yung 4.4 sa 0. 4.4 minus 0. O di wala na yan, 4.4 na yan. Oh? Ngayon, eto naman, anong 335 plus? Anong 335? Ito, L, di ba? L times M. Kasi distributive yan eh. M times Cp delta T, M times L, M times Cp delta T. No? So, M times L, magkakaroon ka ng heat energy. So, yung L mo, standard na yan. No? Lahat nakakaalam yan kung nag-aaral kayo ng thermodynamics or ng refrigeration. So, 335, ang kano yan? Kilojoule per kilogram yata, no? Kilojoule per kilogram. Ayun, ang last na lang natin ay sa side naman ng ice. Ito, 4.1872 is the Cp of ice, or I think 2.1. Yung iba ginagamit ay 2.1, no? Basta ganito yun, no? Hindi tayo ganito ka-exacto, basta ang tinitingnan ko is yung tama ang pag-solve, no? So, ito ay Cp ng ice. Ito naman, ano yung involved sa delta T ng ice? Ano yung involved? Yung ice galing sa negative 5 papunta sa 0, di ba? So kung i-rearrange mo, mas mataas yung 0, di ba? Yung 0 na ice minus negative 5. So magiging plus, no? So plus 5, di ba? Magiging plus 5 na to, ito 'yon. So plug in mo lahat, i-plug in mo, makakakuha ka ng ganito, no? 269.8 kilogram. No, wala pang isang tonelada kasi 2 tons lang naman yun. No? O sabihin mo ng 270, hindi ka naman bibili sa ice plant, no, na 269.8. Lalapit ka ba doon? Pabili nga po ng 269.81 na yelo, pagtatawanan ka doon. No? So pwedeng 270 ang bilin mo or 300 na kilo. Walang magbibigay sa'yo ng 0.8 na kilo doon. No? So kung ang answer nyo ay malapit dito, 269, 270, no, plus or minus 1, plus or minus 1 or 2, plus or minus, yeah, walang problema. Okay? So, 270 ang sagot dito. So, ilan daw na, ano, na ice? 269, o 269.8, 270 kilogram. Ang kailangan na yelo para palamigin mula sa 26 degrees centigrade papunta po sa 4.4. Galing naman sa yelo na available na negative 5. Okay ba, class? Maliwanag ba? So, stop ko na po ito. Salamat sa pakikinig. Hilingan natin si Glenn. No? Kasi siya naman nag-present dati. So, bali, ano na lang, papalitan lang naman yung values. In a certain refrigeration system for low-low temperature refrigeration, the two-stage operation is desirable. Lithium chloride, R-1-4-4-8, or tetrachloride system that serves 60 tons of evaporation at negative 60 degrees Celsius. The system uses a therefore the cascade refrigeration condenser. The condenser temperature is 100 degrees Celsius. Find the formula base each decimal diagram system and the heat process of each diagram. Cascading condenser pressure in kPa minimum. The mass flow rate in the low internal temperature tubes kilograms per second. The total power required in kPa. So yung una, yung method din natin, ito yung schematic diagram. Kasi yung lang din naman dun sa pero ang lang iba lang dito, yung PC niya ay yung wala ng temperature at condenser. Yung temperature at evaporator at yung magiging pressure ko na, intermediate pressure na. Yun lang maiba. So, nasagot na natin ay, punta na tayo sa letter B, C, and Glenn. Excuse, Glenn.
nakatutok ba electric fan mo? Electric fan. Pwede pa pakaiba mo yung angle na, na nasasagap ng recording yung ano, yung ah, sige. Okay na. Sige. Salamat. So, yung ano natin, preset natin at 100 degrees Celsius para makuha natin pressure. Ito. 3972.4 kilopascals. Tapos yung preset naman at negative 60 degrees Celsius, 15.21. Para saan to? Para makuha natin yung intermediate pressure. Which is equal to square root ng PC multiplied by 10E. Tapos input lang yung values, makuha kayo ng PI na 231.40 kilopascals. Tapos yung TI dyan, yung temperature dyan, intermediate is equal to negative 4.14 degrees Celsius. Maganda ang data din ito para makuha yung mga ano, saturated ano, enthalpies. Paano mo nakuha yung temperature intermediate, Glenn? Ano sir? Ano po? Galing po yan sa table ko, nag-interpolate ko. Gamit yung... Pakita mo yung graph. Yan. Actually, hindi ko nalagay. Ito, yan, saan mo dyan? Dapat nandiyan so, sa saturated. Dito, no? Yan. So, ito, nandito yung TI oh, na. Saturated dyan. Kasi yun ang mga temperature lines, di ba? Okay. Next, makuha natin yung mga ano, enthalpies kasi kailangan natin yan para masolve yung problem. Ratio natin at HG at negative 60 degrees Celsius is 361.31 kilojoules per kilogram. Yung H2 natin from the table, 403 kilojoules per kilogram. Yung H3 naman natin, ito yun, H1, H2, H3, ito. From the HG, ano, H, saturated line, saturated vapor line, is negative at 4, negative 4.14 degrees Celsius equals to 396.41429 kilojoules per kilogram. Yung H4 naman natin, ay superheated. So, ang sa chart yan, mawa natin value is 470 kilojoules per kilogram. Tapos yung H5 natin, dito, nasa saturated liquid line, may value siya na 373.30 at 100 degrees Celsius. Tapos yung H7 natin, is supposed to H8 kasi nga, ano siya, dumaan siya ng EVX, thermal expansion. So, at negative 4.14 degrees Celsius, kasi ito yung temperature. Negative 14.4 degrees Celsius, mag-value tayo ng 194.4106 kilojoules per kilogram. So, punta na tayo sa ano, mass flow rate at ano, evaporator at condenser kung dumadali doon. So, para natin makuha, given tayo ng QA na 60 tons of refrigeration. Tapos, multiply lang natin ng 3.5167 kilowatts para makuha natin yung conversion ng itong kilowatts. So, meron tayong value 211.002 kilowatts. For MR, yung refrigerant flow sa ano evaporator. Ito yan. QA is equals to M delta H. Ano yung delta H natin yun? H1 minus H8. So, dito, meron tayong value na H1, 361.31, ito yun. Tapos yung H8 natin, yung 94.4106. Tapos input lang natin ang value lahat, yung QA, pati yung mga H. Mawa tayo ng mass refrigerant at evaporator side. Equals to 1.264 kilograms per second. Glenn, pareho ba yung H7 tsaka H8? Tinan mo nga sa graph. Yes, ano po? Dumaan po na yung refrigerant din sa ano. Oh, constant enthalpy. Oh. Yes, nasa saturated liquid line siya, yung 7, di ba? Yes, oh, yan. Tapos project mo downward kasi nag-expand na. Sa HH. Babagsak yung pressure plus makakakuha ka rin ng enthalpy. Ay, same ng enthalpy, di ba? Mababa lang ang pressure pero same ang enthalpy. Okay. So, sa energy balance, para makuha natin yung M, ay yung mga, ano, mga enthalpies na included dyan. Yung H2, H6, H3, tsaka H7.
paano natin makita yun? Kasi dito yun. Ito. H6 pupunta dito sa point na to, sa H3. Ito pala, dito natin makikita ito sa schematic. Mayroon makita sa page diagram. Ito, pumasok. Schematic. Yung flow, di ba? Ito yung pumasok, H2. Tapos pumasok dito, H6. Tapos yung lumabas, H3. Tapos yung lumabas, H7. Tapos pag pinagsama natin yun, ito yung magiging ano natin. Pumasok, H2, tsaka H6. Tapos yung M, yung flow refrigerant na ano sa kanila, mas fluoridated na involved sa kanila. Tapos dito rin sa kabilang side, yung lumabas, H3, plus H7. Tapos, rearrange lang natin. Tapos, yung mga values naman natin dito is given na. Then, nakuha na natin ang MR. Ay, hindi lang yung nag-anuan kanina. Makuha tayo ng M na 11.54 kilograms per second sa condenser side. So, sa TP, ano lang, yung ito yung ano, work compressor work. Kasi pinapaanap sa atin is yung total power required. Yung kilowatts. So, ito yun. Yung dalawang compressor, kung isama lang natin yung work nila. So, sa TP1, ito yun. TP1. MR, yung dumadalaw yung refrigerant, multiplied by H2 minus H1. Tapos yung TP2, ito yun. Ano yung dumadalaw na mass dyan? Yung mass M lang. Okay. Mas, yung M lang bali. M multiplied by condenser, no? Papuntang condenser. H4 minus H3. Ito na yun. Ito. So, input lang ng values, makakuha tayo ng total power na 905.70 kilowatts. Kung nagtataka lang bakit 905.70 kilowatts, kasi yung ano, involved na pressures dyan, or temperatures, from negative 60 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. So, yung TP2 natin, ang tinatanong dito rin is yung cascade condenser pressure, yung kilopascal minimum work. Makakuha na natin yan, yan minimum work na kailangan. Ay, yung ano pala yung condenser pressure, yung kilopascal, minimum work. So, ito yun. Yung involved work, ano dyan, pressure dyan, PC tsaka yung PI. Which yung PI is yung minimum natin, tapos yung PC natin is maximum. Tapos yung work natin dyan, is yung TP2 lang. Ito lang. Tapos papagsama so, yun, di ba? Pinagsama mo ba? Yes, yeah. Ilan? Ito lang yun. Yung TP2 natin is 11.5495 kilograms per second yung refrigerant. Mas fluorid na dumadalo sa condenser. Tapos yung involved enthalpy is 470 minus yung H4 yun. Tapos minus 396.1429 kilojoules per kilogram. Ano lang natin? Solve natin. Makuha tayo ng TP2 or minimum work na 803.0126 kilowatts. Tapos ito yung ano, pressure limitation niya, yung PI tsaka yung PSAT at 100 degrees Celsius. Okay. So pag pinag-add mo yung work of compression ng dalawa, ilan yung total power mo? 905.7. 905, no? Yung isa 853, tapos yung isa yung mas maliit, no? Okay? Okay, sige. So, time na. Salamat.